Mula sa 16 teams nakasali, abay apat na lang ang natitirang nakatayo sa tournament itong Games of the Future, na kung saan ang unhealthy naman kasi ng tournament na ito para sa ating mga Pinoy na siyang nanonood dahil madaling araw na nga itong natatapos. Ganun talaga kasi kabatang, dahil ang alas 12 sa atin ng gabi ay alas 7 lamang sa kanila ng gabi, na kung saan sakto lamang talaga ito sa oras para maganap ang tournament sa kanilang bansa. Kasunod, atin ring pag-usapan ng tuluyang pagsisimula ng tournament sa China na kalimitan sa mga players ay mga nagmula sa Wild Rift. Pero teka, kumusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una, apat na nga lang nakupunan mula sa 16 teams na sumali ang siyang naiiwan ngayon sa tournament ng GOF, na kung saan ito nga ay ang RRQ, Onyx, Bren at Fireflux Esports. Itong Bren ay makakalaban ng koponan na pambato ng Indo na RRQ Hoshi, nung saan dito na natin malalaman kung magkakaroon nga ba ng Indo versus Indo sa Grand Finals. Pero kung pagbabasehan natin kabatang, yung mga naging laban itong RRQ at AP Bren magmula group stage hanggang sa tuluyan silang magkaharap. Abay, una sa group stage ay mas lamang ang AP Bren kung pag-uusapan ng linis ng pagkapanalo, dahil mula sa group stage hanggang playoffs ay hindi man lamang natalo ng kahit na isang match itong ating pambato. Na kung ikukumpara mo sa RRQ ay mayroon silang isang 2-1 na naging laban nila kontra sa Deus Fault, at sa Tinagal naman ang mga laban ay halos pareho lang itong AP Bren at RRQ. Pero kasi ito na yung salpukan sa pagitan ni Coach Vrendon at ng dati niyang team na Bren, na kung saan posible nga kayang maging advantage ni Coach Vren ang pagiging membro niya ng team na ito noon. Dahil malamang sa alamang kilalang kilala na niya ang Bren, at kung anong kahinaan ng mga ito na malimit nilang nakokommit na pwedeng dito mag-focus ang RRQ para mapuruhan ang AP Bren. Siyempre, alam naman natin na walang perpektong koponan. Lahat yan dumadaan sa pagkakamali o lahat yan may kahinaan, at imposibleng hindi ito nakita ni Coach Vrendon sa ilang buwan niyang pamamalagi sa team na Bren. At kung ating iisipin sa mga previous matches nitong Bren na sila ay natatalo kagaya noong M5, na hindi ba't nagkaroon ng 3-3 na score ang Onyx at Bren sa Grand Finals, abay malamang alam nitong taong ito kung bakit natalo ng 3 beses ang Bren. At ito rin ay nag-trending na rin naman noong nakaraan, natatalo ang Bren kapag hindi nag-activate si Flap TC, yung tipong kapag siya ay nalamangan sa hero tapos namama ng kanyang katapat, abay dito nag-uumpisang mag-struggle ang team na ito. Isa rin sa nabanggit ni Flap TC sa naging podcast niya kay Wolf ay yung pagsasalita nila ni Cloud TC sa pagkuha ng mga damage heroes at tanky heroes. Na halimbawa, si Flap TC ay kumuha ng Teresla, ibig sabihin nito, asahan mo si Kyle ay gagamit ng damage na jungler, pero kung si Kyle ay gumamit ng tanky heroes na kagaya ng kunwari ni Baksha, Barats o Fredrin, abay matik si Flap ay gagamit ng mga damage na XP laner na kagaya halimbawa ni CC, Lapu at kung ano-ano pa, na ibig sabihin malamang basang-basa ni Coach Vrendon yung mga ganitong idea ng AP Bren na malamang i-a-apply niya sa kanilang magiging laban. Sa madaling salita, kahit sabihin na nating magaling si Coach Ducky, abay may advantage pa rin talaga si Coach Vren, dahil kilala na niya yung taong makikipagsunugan ng utak sa kanya sa drafting. Pero, kahit sabihin pa nating makalamang sa draft si Coach Vren, abay kung usapang mga players ay dito lalamang ang ating pambato, dahil alam naman natin kung napigilan nga ng Bren noon ng RSGPH pa lang itong si Erad, abay mas lalo nilang kakayaning talunin ito na iba na ang kanyang mga kasama. Kumbaga, aminin man natin o sa hindi, mas malakas ang RSG kumpara rito sa RRQ. Kaya naman malinaw pa rin para sa akin na ang Bren ang makakakuha ng panalo sa laban na ito.
Kaya naman aabante ang AP Bren sa salpukan nila ng RRQ at sila rin ang pinakaunang team na mag-aantay at papasok sa Grand Finals nitong Games of the Future. Pero ang kasunod naman na laban ay sa pagitan ng Fireflux Esports versus Onyx Esports na kung saan alam nyo ba na never pang nagkita o nagkaharap ang dalawang team na ito sa kahit na anong tournament na kanilang nasalihan? Tama ka nang naririnig, ito pa lang kasi yung pinakaunang beses na magkikita itong pambato ng Turkey at ng Indo sa isang tournament na naglagan pa at Grand Finals slot pa ang pinag-uusapan. At kung ating pagbabasehan ng data ng GOF, abay luging-lugi na nga agad itong FF dahil nakatanggap pa ng 0-2 itong team na ito sa group stage, samantalang dominante naman itong Onyx mula umpisa. Ganun rin sa usapang achievements, abay talaga namang na pag-iiwanan itong FF kumpara sa kanila. At kahit sino naman siguro ang tanungin natin ngayon ay malamang mas iboboto ang Onyx kumpara sa FF. Pero sabi nga nila, uso ang upset sa tournament itong GOF kabatang dahil kung ang blacklist nga, nilaglag nila abay pwede rin makahula sila ng biglaan sa kuponan na Onyx. Pero kung ang tournament na ito ay may LB o lower bracket, malamang sa alamang nabawian ng BL itong FF kung sila muli ay magkikita. Ito kasi talaga ang kahinaan ng ating mga pambato. Pero yun nga, makukuha ng Onyx ang laban nito na ibig sabihin, magkikitang muli ang Onyx versus Bren sa Grand Finals na parang part 2 lamang ng kanilang salpukan noong M5. Samantalang ang FF at RRQ ay ang siyang maglalaban agad-agad para sa third place, pero oo nga pala, secured na ng top 4 ang tumataging ting na 3.9 million pesos. Pero ang panghuli ay itong China na magkakaroon na nga ng sarili nilang tournament at talagang binubuhay na ng mundo ng ML community sa bansang ito. Nabuhay kasi talaga ang katawang lupa nitong mga Chinese teams nang dahil sa laki ng prize pool ng MSC na malamang ito lang talaga ang inaantay nila bago tuloy ang mag-transition sa larong ito. Pero disclaimer kabatang, hindi ko kilala ang mga kuponan na ito dahil hindi naman ako nagmula sa Wild Rift o HOK, pero may mga confirmed team na nga na mula Wild Rift ang siyang tuluyang lumipat sa larong MLBB at kayo nilang ang bahalang sumipat at kumilatis kung sino sa kanila ang nagmula sa kabilang laro. At ito nga ang kuponan na JDG Gaming, maging ang XYG, pati na rin ang Nova na malamang kasama rin dito ang KBG na mga kuponan na mula sa China. Maglalaro rin di umano sa isang showmatch ang dalawang player na kasama sa pinakaunang nagkampyon sa KPL ng narong Honor of Kings, na ibig sabihin maging sila ay unti-unti na rin nagpaparamdam sa kanilang paglipat. Pero ganun pa man, sobrang layo na nang narating nitong MLBB at inaasahang mas lalo pang lalakas ang kanilang puwersa sa taong 2024. Pero isa lamang talaga ang katanungan sa aking isipan sa ngayon, kaya nga bang lampasan ng munto ng prize pool ng MSC 2024 o baka naman bumaliktad na ang Bapor at ang MSC na mismo ang magmistulang pinakamalaking tournament ng larong MLBB. Pero syempre bago ko tapusin ang kwento natin ngayong araw, abay ilalapag ko ang mga pangalan at shoutout nga pala sa ating mga kabatang na okay lang yan. Kahit yung iba sa inyo ay galit, ganun talaga, may nananalo at may natatalo. Pero tandaan, hindi kasi talaga parating nasa itaas ang ating mga pambato, pero ang mahalaga sa oras na tayo ay bumaba abay magiging aral ito para bumalik ang gutom natin na makuha ang pwesto sa itaas. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga nakakapanabik na laglagang magaganap mamaya sa GOF at kumapit ka na kabatang. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.